Right's up, guys. It is now Tuesday. Tuesday. Second day of the week. Oh, sandali lang. Ngayon may guest tayo, di ba? Oh, may guest tayo ngayon, syempre. Pero wait syempre lang. Before that. Oh, bago tayo pumunta sa guest natin, yung ano mo muna, dali lang jagsa, dyan ka lang. Obviously, nakikita nyo naman na sino guest namin, di ba? Pero, nasa kasa mga nasa Spotify, nasa title, di ba? Nandiyan na siya actually, pero wait lang, may sponsor tayo for today. Yes, sir. Okay, so announce muna natin yung winners for the giveaway yesterday. So, si Vian Sander Ching and JR Villanueva are the two lucky winners of a classic chocolate cake, blueberry cheesecake, 6 pieces of cookies from Moira Bakes. So, ang yun ang makukuha ni Vian Sander Ching and ni JR Villanueva. Ang top 5 basketball movies ni Mikey are Six Man, Love and Basketball, White Men Can't Jump, Like Mike, and Coach Carter. Tama ba, Mike? Yeah. Thank you very much, Moira Bakes. Ha. Sobrang sorry. Alright. So ano, explain lang namin na yung kahapon because trial. We announced the mechanics na first two to answer ang mananalo. But since sobrang nasasayangan kami dun sa exposure ng brand, what we're gonna do for the giveaway for today, we're gonna make it randomized na lang. So kahit sino pwede pa rin mag-answer, hindi siya paunahan kasi minsan may mga tao nakikinig or nanonood ng late at night na. So anybody can answer until 9:30 in the morning tomorrow before we record. Tapos before we record, I'm gonna draw the two winners or the three winners who are gonna win for this brand's giveaway. So ang sponsor natin for today's episode is Fort and Taylor. Fort Taylor is a Manila-based classic menswear brand that was established last 2019. They specialize in custom tailoring and they were conceived due to the lack of quality in local craftsmanship and limited choices in luxury materials. They can be found at the ground floor of the Knightsbridge Residences in Century Mall in Makati. Ito yung mga medyo, ano, diba? Suit. Medyo mabigat suit, yung... Diba? Oh, mga suit. Pari so, yung first place winner nila, 8,000 pesos na trousers. Tama ba? Yes, sir. Na customized. Customized trousers worth 8,000. Yeah. Parang gusto ko sumali. Yun, yeah. Parang gusto ko sumali. Pat, kakasin ka diba? Ano ba ito? Taylor and... Fort and Taylor. Fort and Taylor. Thank you very much, Fort and Taylor, for the sponsorship. And hopefully yung giveaway natin masaya. Sa yes, mga sir. Ikakasal dyan, manalo so, yun kayo. Ang main winner nila will be one custom-made trouser worth 8K for free. And then the next two others will receive 10% discount 10% vouchers. 10% discount. Di pa namin kailangan ni Zags yan. Di pa naman kami yan. Di pa kami ganun. Natagal-tagal pa naman. De, pero yun, again, thank you very much to sponsor Anna for today. And hopefully, sa mga sumali, hopefully mapili kayo. Tatlo. Apat. Ang pipiliin, tatlo. Tatlong pipiliin. Isa, the 8,000 peso trousers na customized, na tailor fit, and also yung 10% discount for the other two. Alright! So, for today, tuloy ang ating guests because yesterday wala tayong guests, so nag-enjoy muna tayo with the basketball movies. Actually, I'm gonna ask you about the movie that you watched, pero isama natin sa conversation natin. He is here, mga kaibigan. Nakakatawa, kinakabahan daw siya. Sabi ko, hindi ka pwedeng kinakabahan. Ano ka na ngayon? Sikat ka na ngayon. Hindi ka na role player, Brad. Masyado ka na sanay. Masyado na sanay. We have here 5-time UAP champion. Ako only 5-time UAP champion during that time. Hindi, sila ni Nico. Tsaka ni Justin. Justin. Tama. 5-time okay, UAP champion. Might be. Along with... Ako yung host natin, 5-time UAP winner. 5-time UAP winner. Games sa games lang. Pero dito 5-time UAP champion, we have Mr. Tonino Gonzaga, the face of PBAPX3. Thank you brothers. Brad, it's an honor, kinakabahan ako na nandito. Kinakabahan, di pa ata sanay season. First pod eh. Pero it's time that we get to talk to Tonino Gonzaga, who has really made waves, especially in the 3x3 scene. Diretso lang, Tonins. Do you think you're the face of the 3x3, PBA 3x3 na? Or one of the faces? Huwag naman tayo, ano, one of the... Para hindi ka lang masyadong... pag sinabi mo kasing face, yung naisip ko yung, ano, yung marketing, ganyan. Pero ako, for me, nandun naman ako sa...
isa sa mga competitive na manlalaro dun sa 3x3, di ba? Yan. Yeah. Gusto ko kayo, Tonins. Akala ko magiging modest ka, pero hindi ako. Huwag na kami, bro. De, pero we have Tonino Gonzaga here. And I just want to point this out. Si Tonino, when I started my channel in 2020, sobrang supportive na ni Tonino, man. Sobrang supportive niya na nag-message. Lagi kami nag-uusap niyan. And we were saying that he basically nag-start lang din sa 3x3 noon, 'di ba, Tonins? 'Di ba? Mm. Oh, so sa Chooks, 'di ba? Oh, so medyo ano pa kami noon, parang nagtutulungan or nagpo-push, we're motivating each other kasi he's starting sa 3x3, I was starting sa content creation. And then now face of 3x3 ako, relax pa rin naman ako dito. face of shoot first. So nandito pa rin tayo like with Tonino Gonzaga now. Tonino, bago tayo pumunta sa updates, kasi I want you to be part of the updates kasi may PBA updates tayo. Kumusta ka muna dito sa panibagong lockdown? Well, maganda yung start ng season namin. Last conference, ganda ng very successful conference, 'di ba? Yep. Ganda ng production behind yung PBA 3x3. So, lahat kami doon tuwa. It's sad lang na syempre given the situation, may pandemya pa rin tayo. Natigil yung dapat magiging second conference. Yep. Pero 'yun, ngayon sa lockdown, medyo alam na namin yung kailangan namin gawin eh. Kasi ilang beses na rin na lockdown and dahil dumaan na rin kami sa isang conference, mas may idea na kami na kung ano yung ipe-prepare for. So hindi na siya as parang ano bang pinaghahandaan ko kaysa dati. Ngayon alam ko na yung mga pinaghahandaan ko. So mas madali na this time around. Tapos ano rin, mas madali rin kasi alam ko na yung kung sino mga kampi ko. So may support group na rin kami. Yeah. Yan, excited pa rin kami. Hopefully, tama yung sinasabi nila na this variant will act as a natural vaccine. So para makasimula na kami sa Feb or March sana. Tapos tuloy-tuloy na siguro yan. Sana. Nagkaroon ako eh. Sana may antibodies na ako. Nagkaroon ka ba, Tonin? Hindi pa nga eh. Hindi ka pa tinatablan as in the whole 2 years? Hindi pa, thankfully. Ano ka? Sa'yo tatatawa. Parang matibay yan si Jags. Ibang klase katawan niya, robot tata yan. Hello. Mutant tata yan. Ikaw kasi, nagkaroon ka na, di ba? Nagkaroon na rin ako. Ikaw na lang, Tonino, ang konti na lang kayong hindi tinatablan sa 2 taon, brother. Ano ba? Wag naman natin batiin. Pero it's cool to have you here and mamaya pag-uusapan pa natin more thoroughly, lalo na yung 3x3 because I'm sure lumalaki na siya. Actually, malaki na siya and continuously panlalaki ang 3x3 sa ating bansa. But since nandito rin si Tonino, sama siya sa ating updates. Javi, anong updates natin? Yep. Well, sabi na ni Com Willie Marshall na yung mga Gilas draftees from Gilas draft will now be able to join their teams if wala na silang contractual obligations with the SBP. So if i-release sila ng SBP, if they will be granted a release, they can now join the teams that drafted them. So si Alain Bulnadi is the guys that were highlighted dun sa article ni Ray Hoble. So far, they're working it out. If magkaroon siya ng release sa SBP, then he will be joining Alaska, which Coach Jeffrey Carriazo really welcomes. Okay. So, dun sa lima, it's Will, Jordan Heading, who's not here, Mike Nieto, Matt Nieto, and Aline. Tama, di ba? And Ray? Mm-hmm. Tama ba? Yeah, Ray Suerte. So, anim? Ay, hindi. Yeah. Ibang draft class pala yun. Sorry. 2 years, I mean, two drafts ago, sina Mike, sina Matt. And then last year, si Jordan, si Will, si Rangel. Tama, di ba? Okay, anyway, we're not really sure kung sino yung nakapirma sa Gilas program at this point. Sino yung hindi. But if Alin Bulanadi was highlighted, I don't know if Ray Suerte kasama din. Pero excited ka tayo mapanood yung mga guys na yon sa PBA. Ikaw, Tonins, especially now with Alin. Alin Bulanadi, you went up against Alin sa MPBL. What was that like si Alin? Si Alin yung tipong pag nakashoot ng isa, tuloy-tuloy. Well, actually,
nakalaban namin siya doon sa Basilan pa. Tama. So, pumunta kami doon. Tapos, maganda experience yun para sa amin. Eh. Pumunta kami doon, naka-military escort pa dahil sa kung ano yung meron doon, di ba, sa Basilan. So, ayun. Tapos, home crowd. Wala. Sa totoo lang, nung time na yun, ako yung, syempre, role ko, defensive tama. Player. Pinasok ko para bantayan siya. Yun, yun nga, tama ka nga. Nakaisa siya. Tapos tuloy-tuloy na. Pero respect eh. Kasi pagdating ng halftime, sinabi ko talaga sa kanya, siguro maaalala niya to. Sabi ko, galing mo bata ah. Sabi ko, galing mo bata. Tapos ano, wala, play hard pa rin. Natalo kami nun. Pero sana magkita ulit kami soon para masubukan ulit natin. Sana yeah. magkita kayo. Sana magkita kayo soon. Sana wag na kayo magkita, bro. Bakit naman? Kasi sa 5-on-5 okay, sa 5-on-5 siya bro. Ah, okay. Joke lang mga kaibigan ha. Hinuhuli ko lang si Tonino. Hindi, pero si Alin Bulanati guys, one of those guys na people are saying could be the next Alan kay Dick, especially being a lefty and being able to shoot. So hopefully we see him with Alaska because Alaska will need someone like yeah. Kasi when you they look at Alaska, need a score. Oh, when you look at Alaska, sino lang ba ang kilalang shooter doon? Mike De Gregorio, Robbie Erndon. And if you add an Alin Bulanadi, another extra guy who can put points on the board, he may not score big every game, but when he does score big, talagang big eh. Kaya niya mag-30, kaya niya mag-40, well, sa MPBL. So hopefully sa PBA 20s to the 30s, kakayanin ni Alin yun sigurado. Especially kapal din ang mukha nun eh. San Sebastian pa lang, kapal ng mukha nun eh. So, we're excited to see Alin. I'm not really sure about Ray. Kung nakapirma si Ray. Di ko alam eh. Kung nakapirma si Ray. Sa totoo lang. Kasi last year it was ano, Jordan, Will, Chaddy, and JD. Tapos tama, the previous JD. Year sila, the previous year sila Alin. Alin, si JD, Ray Suerte. Alam ko hindi na nakapirma. Nieto Brothers. Sa SBP. Oh, ang alam ko ah. Not sure guys ah. Pero si Alin lang yun eh. So we can't really talk about Ray and JD yet. Si Rangel din hindi ata. So, yun. Jordan, definitely not. Yeah. Oh, definitely. 32 points ba namang ginawa ng isang game? Okay. Meron pa ba tayong updates? That's it, actually. Pretty much. Wala okay, na nangyayari talaga sa mundo ng basketball ngayon. Wala talaga nangyayari sa mundo ng basketball ngayon. Pero that's why we have someone like Tonino ngayon na pag-uusapan na makakakwentuhan natin. Brady, relax ka lang. Ano lang to? Kwentuhan lang naman to. Huwag kinakabahan pa rin. Wala kaming itatanong sa'yo na wala sa ordinaryo. So, magpapadraft ka ba o hindi? Relax. Relax lang tonight. De, pero sa ano na lang, let's talk about your 3x3 career so far. What was like nung sumali ka sa 3x3? Did you see yourself at this point na kumbaga minahal mo na din yung 3x3 o nung time na yon medyo sige, subukan ko, wala namang iba kasing nangyayari? Good question, no? Kasi nung nag-try ako sa 2020, dun nga sa Chooks, nagustuhan ko yung style of play. As in. So, parang bagay sa, ano ko, bagay sa motor, bagay sa yung continuous, yung relentlessness, ganyan. Bagay sa akin. Pero at that time, kasama ko kasi mga magagaling na offensive players. Sina Jai Reyes, tsaka si Gabana, tsaka si McLean sa Bilina. So, mostly depensa, tapos I'll play off them lang. Pero ngayon, alam ko na parang sa practice, alam ko na mas mag-iiba yung role ko based on how we're practicing. So, excited ako, pero hindi ako nag-expect kasi alam mo yung pumunta kaming media day, alam mo yung feeling na yun, makikita mo lahat ng kalaban mo for the first time, lalo na naka-lockdown kami. Alam mo yun, di ba, pag opening? Oo, tama. So pagita, uy, lalaki. Uy, grabe, si Mac, ganyan. Si Larry. Talagang no idea whatsoever. Ang alam ko lang, hindi talaga ako magpapatalo. Kung matalo, matalo. Pero hindi ako papatalo talaga. So hindi ko in-expect na mananalo kami. Or yung first leg na umabot kami doon, one game at a time lang eh, yung mentality namin. So parang, ayun lang, parang ang saya lang na umabot dito pero definitely game per game basis pa rin. Pero nung sumali ka sa Nueva Ecija noon sa Chooks to Go, that was more of a wala namang kasing basketball noon eh.
So parang, sige, laro akong 3x3 kasi wala namang 5-on-5. Was it more of that or nakita mo na talaga siya na kailan yung turning point na sinabi mo pwedeng dito ko? Yun, na-try ko na maglaro sa ano, sa Nueva, sa Chooks. Parang, actually, wala kasi yung idea sa mga plano eh, sa 3-on-3 world. Wala akong idea at all talaga. As in, di ko alam kung ano yung landscape. Basta lang alam ko na enjoy ko siya nung naglaro ako nun. Tapos, thankfully, maganda rin yung finish namin, maganda yung performance namin throughout those 5 legs and one grand final dun. Tapos, nung nalaman ko na magkakaroon ng PBA 3-on-3, uy, parang pwede yan. Ah. Ganun. Parang ganun yung nangyari. Tama. Ano but yun? Even now, diba, Zags, even now na nasa PBA 3x3 ka na, meron ka pa rin day job? Wala na. Meron pa ba, bro? Meron. Kaso, hindi mo na mabigyan ng oras. Hindi mo na mabigyan ng oras. Hindi ko na mabigyan ng oras. Pero, ano tayo, ilalaban natin yan. quick kwento lang. I think I've said this before. Hindi ko alam kung saan, kung sa Kumu o dito. Hindi ko alam kung saan eh. But, with Tonino kasi, I went back to playing. Nag-retire ako and then I went back to playing for the MPBL sa Bacoor and then sa Valenzuela. Tapos, merong papawis lang kami lagi na limahan lang. Papawis, limahan, pailaw, ganyan. Sa Meralco, kay na Coach Ronnie, magsanok nun. Tapos, sumasama-sama lang si Tonino. As in, love lang yung game. Pero, office boy ka na nun, di ba? Oo, office boy ka na nun. Tapos, bata-bata ba ako nun? Oo, are, office boy. Pero, nandun pa rin. Like, nandun pa rin yung passion for the game. Tapos, dun ka nag-decide bumalik mag-QC, di ba? Mag-MPBL. Yes. Oh. Ano, yung mga kasama kasi natin nun, nandun sa mundo na yun. Sina Aaron Black? Sina Aaron. Tsaka, well, yung kasama natin sa Papawis, lahat sila encouraging, di ba? Lalo na sa basketball career. Kasi, when you're with different crowds, mag-ganito ka na lang, mag-ganyan ka na lang, mag-steady ka na dito, mag-ganyan ka na. Pero that particular group kasi, very encouraging sila sa, gusto mong maglaro dito? Laro ka, ganyan. Kaya mo pa, ganyan. So, yan ang linya. Bagay. Yan ang linya ng mga cooking sa mga retired players. Pwede ka pa. Pwede ka pa. Yung mga retired naman. Mga ilang beses na narinig ni Mikey yan. Tayo naman, naniniwala naman tayo. Pwede pa. De, pero, like you said, bumalik ka. Actually, pare, what was it like that I feel like ito yung mentality mo coming back eh. You were a star in high school. Tama, di ba, bro? Like, sikat ka nung high school eh. Okay naman. Ano, may naka-perform naman na maayos nung nanalo kami noon nung high school. So, parang kahit pa paano, meron naman. But you had to, what do you call this? Hindi ka lumipat ng school. You stayed with Ateneo even if it was loaded. And then you had to take a back seat. In Ateneo, you were a second stringer, pinapasok ka pang depensa, ganyan. But bro, alam ni Javi to, sa lahat ng nakakalaro mo sa legal labas, sa panalay, sa papawi, sa pailaw, dun lang namin alaman, bro, na puta, scorer pala to. So, what was it like to play in those games na, kunyari, sa panalay, ay, hindi ka nagpapanalay eh. But then like, yung mga papawis, and then you're going up against guys who are playing in the MPBL or even working their way to the draft. Sina Aaron Black, Diego Dario, di ba? Tapos nakakasabay ka, and then dun mo naisip na, kaya ko pa to eh. Babalik ako. Well, oo. Yung dalawang guys rin yun, very encouraging rin sa akin yun. So, alam mo, pag naglalaro ka, hindi mo na ma-turn off yung competitive, ano mo, yung competitive drive. Mas bata to sa akin, ganyan. Hindi ko, kumbaga, hindi ako papatalo. Parang ganun. Di ba? So, ayun, nung sina Aaron, sinasabi sa akin na, sige, mag-try ka. Tara, punta tayo QC, pareho tayo ni-invite. Ayun na, wala na. Hindi ko na inisip yun. Kasi, hindi ko pa nakakalaro si Aaron ever eh. So to be at his teammate, tapos syempre I'm trying to get back, siya naman is trying to, him coming from Ateneo na
hindi rin siya masyado nabigyan ng chance, although meron, hindi rin siya masyado nabigyan ng chance. So for us, it was a chance vindication to prove ourselves together. Redemption. Chance to prove ourselves together, di ba? Yeah. So, kailan ka nag-resign sa office job mo? Hindi ako nag-resign. Ah, hindi ka nag-resign. Hindi ako nag-resign. So, paano yung setup? Paano yung setup ngayon? Ano naman kasi, flexi naman talaga yung office job ko. Kumbaga, wala akong fixed salary. So, commission-based siya. Pero still, meron pa rin certain responsibilities. Yun lang. So, kaya pa no. Kasi yung kagandahan sa MPBL, I have to admit this, sa mga MPBL players, alam ninyo to, hindi siya kasing hectic. Like, kasi gabi naman yung games eh. Ando, oo, tsaka parang teams in the MPBL understand na yung primary income mo, hindi MPBL eh. Unless doon ka sa mga Davao, meron din kasi iba may office job eh. Oo, oh. Kasi alam naman yung budget sa MPBL is not as high as kunyari PBA. So, madalang na may 6 digits, bro. As in, madalang. Usually, nasa, ano eh, mataas ka na nga, honestly, at diretsuan lang. Tonino, pero mataas ka na kung nasa 50K, 40,000 a month, di ba? So, alam ng mga MPBL teams na pinapabayaan nila talaga, panalay lalo na. Sige, go, laro kayo kung saan-saan. So, when was it tough na for you to mix it up? Nung lumipat akong Nueva. MPBL Nueva or? MPBL Nueva. Kasi, you're talking about my office job, no? To mix it up. Oo, kasi yung Nueva was run very well. Yeah. Very professionally. So, I had to sacrifice a lot of things eh. Tapos, ayun, nahirapan ako dun. Kaso, ano naman, kaya naman eh. Ano, it's just a matter of adjustment lang. Pero hanggang ngayon, mahirap pa rin eh. So, wala pa rin. Oh, siguro lalo na ngayon, bro. Oo, ngayon, mahirap. De, alam mo, Javi, alam mo ko rin sinabi ni Tonino doon. Nung lumipat ako ng Nueva, eh, ang laking bigla ng bayad nila sa akin. So, nahiya na ako. So, tumigil muna ako ng office job. Yun nga din sabi ni Jai sa akin eh. Nung lumipat daw si Tonino ng Nueva, eh, medyo nagdalawang isip na siya kung mag-o-office pa rin siya. Oh, eh, kasi, ang laki bigla ng bayad ng Nueva. Pwede na yung lahat ng Nueva. So, hanggang ngayon, nagulat bro. Nagulat daw si Zags kasi malaki na raw budget eh. Sa QC kasi, hindi masyado. Hindi masyado sa QC. Then, so, Tonino, hanggang ngayon, you're still in that job? Yes, yes. And I don't think I'm going to leave that job naman talaga. Brother, tsaka knowing you, grabe ka mag-workout. Oo nga eh. So, paano where do you find the time? Natutulog ka pa ba? Hindi na yung energy eh, yung time. Yun nga eh. Yung time. Well, thankfully sa job ko, hindi naman ako mag-isa dyan. Diba? May partner rin naman ako who actually has been carrying a lot of the weight recently. Pero ano naman kami eh. Okay naman yung trust namin sa isa't isa eh. So, babawi rin ako sa kanya. And he understands the situation. Oh, he understands. Siya, ano, best friend ko kasi yun eh. Growing up. So talagang solid na yung relationship namin. Mahirap rin maging partner sa work versus galing friends kayo tapos partner sa work. Iba yun eh, di ba? Pero nadaanan na namin lahat past few years. Tapos alam na niya yung dream ko. So, supportive naman siya. Alam niya na babawi ako. Kaya okay lang na. Medyo kinakarga niya ako konti ngayon. I've always said this, Javi, na pag nandun ka sa point ng career mo, like when where I was, na parang hindi mo na alam ko anong mangyayari, medyo magpi-play safe ka. You look for a different industry, tapos magsistart ka na dun. So, Tonino, para may fallback ka. Tonino was in that situation. Prior to this PBA 3x3, nandun siya sa, okay, nasa MPBL ako, pero hindi ko naman alam hanggang kailan to. So, I need to have a fallback plan, which is your office job. Ngayon na, honestly, brother, na umaangat yung PBA 3x3, umaangat yung pangalan mo, your name now is, kumbaga nakadikit na yan sa PBA 3x3 as of now, do you think it will ever reach a point na talagang totally magfo-focus ka na ulit sa basketball? Or has it dawned upon you already sa utak mo? Sa totoo lang, yun naman yung ginagawa ko eh. Pag ito, narinig ng partner mo. Hindi. Kaya nga, binanggit ko siya eh, di ba? Para,
kaya pre-nish niya muna eh. Thank you para na binubuhat mo ako ngayon para kapag alis ko dyan sa trabaho na yan, maintindihan mo. Sabay namin. Hindi, yung buhay kasi ng basketball player, yung advantage kasi niyan, mas may oras ka talaga. Totoo. Hindi naman siya yung parang... Hindi naman siya 9 to 5 eh. Hindi siya 9 to 5. Pero yung pagka 9 to 5 niya, sa lifestyle mo. Lifestyle. Diba? Sa kain. Yes. The way you sleep. As it's actually a 24/7 job. Oo. Yeah. Pero hindi yung kailangan ng 100% attention na wala ka ng ibang magagawa. Tama. So kaya naman, nag-a-adjust lang ako ngayon. Sa partner, may cambio. Sa partner po ni Tonino, inamin na po niya, doon naman talaga ako nakafocus eh. So, oo, alam niya yun. Hindi sinabi ko. Alam niya yun. Oh, so ngayon, brother, PBA Tricks 3. Nangyari na yung PBA Tricks 3. Nangyari na yung PBA Tricks 3. Did you think, when, during, you, sabi mo sa media day, medyo na starstruck ka pa eh. And also, you felt like you had something to prove. Kasi nga, the last time people watched Tonino Gonzaga, role player sa Ateneo. Diba? So the people na nasa 3x3, syempre sina vosotros, di ba mga superstar yan nung college? Di ba? Na talagang sila yung kilala. Tapos si Gonzaga na medyo bench player sa Ateneo, you had something to prove. When did it turn around during the 3x3 na, okay, I'm here and I belong? Well, hindi siya isang araw na nag-turn around. For me, this year kasi thankful ako na nakasama sa Gilas training ni na CJ before pumasok sa PBA 3x3. Pero although committed na ako sa Meralco nung time na yun, yung experience na yun, malaking bagay sa akin. Kasi si Alvin, si CJ, si Santi, si Mo, tautuan nandun, tsaka si Josh. So, na-gauge ko yung sarili ko in terms of kaya ko bang maglaro sa 3-on-3 and on a competitive level. Tapos kasama ko pa nun si Brickman. Nandun pa si Brickman. Meral ko pa dapat siya nun bago mag-lockdown. Dun pa lang, parang sabi ko, kaya ko to. Iba na yung kailangan mentality ko, first of all, para sa sarili ko. Kasi, alam mo yung pag nakakita ka ng player, uy, sana hindi ako maskura nito. Pinilit ko talaga kasi mahirap yung hangganan na yun. Yung akala mo hanggang dito ka lang. So pinilit ko talagang isipin sarili ko. Teka, ito yung gauge mo. Kaya mong lagpasan yung dating iniisip mo sarili mo. So para sa akin, yun yung key. Yung view ko ng sarili ko na kailangan humble pa rin ako in terms of ano yung mga kailangan ko improve. Pero kaya ko yung ganitong level. Parang ganun. Ganun yung nangyari. Tapos process siya throughout practice, going into the season. Every day, ito na yung mga kaya kong tira. Ito yung mga pwede mong gawin sa laro. Imbis na yung parang bahala na maglalaro na ako. Inaral ko talaga kung ano mga pwede kong gawin na effectively day in, day out. In your opinion, Zags, what is the biggest asset that made you excel sa 3x3 compared sa 5-on-5? Yung asset na nasa akin na siguro yung motor. Kasi ever since naman, high motor player talaga ako eh. Kumbaga, hindi ako napapagod. Na-train ako sa Ateneo dati na talagang ibigay yung lahat every play. Kasi wala naman akong minutes so pwede ako magpagod. Hindi ko na nabalik sa magpe-pacing ako. And parang ayoko naman ibalik yun. So talagang i-win-workout ko talaga ng todo yung conditioning. Nag-bike ako off-season. Nag-bike ako almost every weekend. Yung binild ko talaga yung base ng conditioning ko. Tapos pagdating ng malapit na season, yung mga high interval stuff, yung mga slides, 20 seconds, tapos 10 seconds off. Sinaga ako talaga yun kasi alam ko may na-build na ako ng conditioning base. Oh. So yun talaga yung pinaka-asset ko yung ano. Yung skills naman kasi natatrabaho naman yan eh. Tsaka confidence na rin yan, di ba? Ang dami magaling maglaro. Yung ano lang talaga, yung conditioning talaga yung pinaka-nagsiseparate sa lahat for me. Sa bagay kasi if you play 10 minutes, in a 40-minute game, technically, bangko ka nun if you play 10 minutes. Yes. So, you got used to that mentality na kung 10 minutes lang lalaruin ko,
Actually, nung college, Tonins, diretsuhan lang. 10 minutes sa'yo nun, malaki na nga yun eh. Diba? So, now, parang pag pumasok at banat na tayo kasi hindi ka ever nasanay dun sa alam mong lalaro kang 35 minutes. So, dapat first quarter, pacing ka lang, tignan mo muna kung mangyari. Hindi ka ever nagtipid. Parang ganun, diba? Hindi, hindi. And ano ko yun eh, advantage ko yun eh. Puhunan ko lang naman talaga, pinakapuhunan ko hard work talaga pare. Kasi True. Yung hard work, hindi lang siya yung lalakas ka or gagaling ka sa skills. Ano yan eh, mentality yan eh, na pag alam mong mas masipag ka sa tao na to, wala siyang pwedeng gawin na para maisip mo na hindi mo siya kaya. Yeah. Diba? Parang mas masipag ako dito eh. Times, ito yung nagawa ko. Imposible. Tsaka yung confidence na nadadala ng hard work sa game, iba, not like no other siya for me. Sana nakuha ko yung trait na yun. Tinuro lang sa akin yun. Tinuro lang sa akin. Sana nakuha ko din yun. Ba't di ko nakuha yun? Ha? Nung nagpapamigay ni si Lord ng hard work, nakatulog ako eh. Oo nga eh. Kaya nagpapamigay si Lord ng talent, wala rin ako dun. Nung shooting, wala ako dun. Si Tonino sumakto eh. Nung namigay ng talent, nandun na nga siya. Nung namigay pa ng hard work, inakin mo lahat. Di ka namigay, bro. Sabi, one time lang pumila. Pumila ka mga tatlong beses. So, wait lang. So, yan na. Tonino, diretsuhan. We've said this before. You are now potentially the face. Because I believe, ito, this is coming from me, not from you. Coming from me, who in the PBA 3XT right now na hindi nang galing sa 5-on-5? Ikaw makakaalam. Meron bang nagsistandout na player ngayon sa 3X3 PBA na hindi galing sa 5-on-5? Well, hindi ako... Wala. Lahat ata sila galing doon. Almond. Si... Eriobu rin. Eriobu, galing 5-on-5. Avellona, galing 5-on-5. Si Brandon si... Rosser, papunta ng 5-on-5. Ayun, si Brandon Rosser. Pero papunta yun eh. Papunta yun Jeremiah. Eh. Pero yeah. But usually kasi, the 3x3 is looked si at... Chris, the Chavez. Ayan, Chris. Pero nagpa-draft na si Chris, di ba? Di pa. Oo. So, kasi bro, ito ah. Whether we admit it or not, 3x3 is looked at as a side event to the 5-on-5. I think we've accepted that already kasi nagsisimula pala yung 3x3. So people look at it as, sige, daan ka munang 3x3 para magpakilala ka and then magpa-draft ka. Katulad ni Gray tsaka ni Rosser, ganyan-ganyan. Or, pag galing ang 5-on-5, baba ka muna sa 3x3. Parang ganun yung feeling, di ba? Baba ka muna sa 3x3, pakilala ka ulit, tas akit ka ulit. You're the only one na hindi pa nagpapa-draft na nasa 3x3 na nakikilala. Kasi siguro meron pa pero hindi ko alam, hindi ko alam exactly kung sino yung mga yon. So we talked about this on a time dalawa lang na there should be a one player na talagang pipiliin niya yung 3x3 over 5-on-5. Where are you on that thought na you can be that first one? Hindi ko sinasabing sabihin mo ngayon yung decision mo, pero where are you dun sa process na yon? Naiisip mo ba yon? Ako personally, I wouldn't mind it committing to 3x3 for the rest of my career really kasi I wouldn't mind it talaga, 'di ba? Hindi natin alam anong pwede mangyari. Magulo pa yung panahon ngayon, kaka-start pa lang nito, mga ganun. Pero if I know that tuloy-tuloy lang yung 3-on-3 talaga, tapos they're building towards yung goal na sinabi nila yung nung media day, ay well worth it na dito na talaga akong focus. Bro, kasi pero I'm sure madami ding 5-on-5 teams ang nagpaparamdam. Meron naman. Pero balik ka na naman sa ano nun, bro. Balik ka na naman sa role player. Back to square one na ulit yun eh. Oo. Tignan natin, pero hindi na, hindi ko na alam eh, di ba? So wala pang desisyon. Ikaw, wala ka pang desisyon. Na, are you gonna, because the last time I talked to you last year, your plan was to enter the draft. Hmm. Is there, has that changed or pinag-iisipan mo pa? Hindi ako nagsasara ng pinto.
Di ba? Pero parang gusto ko na maglaro sa 3-on-3 talaga. Doon ako naka-focus. Hindi ko siya iniisip na mag-5-on-5 ako. Alam mo yung gagawin ko to para baka makita nila na exactly. Pwede akong ganyan. Wala exactly. akong ganun. Yeah. Wala akong ganun. Walang ano pressure. Ako? O kumbaga, pag manonood ako ng tape, manonood ako ng tape ng 3x3. Hindi ako manonood ng highlights ng 5-on-5. So mas nanonood ka na ngayon ng 3x3? Oh, pinapanood ko talaga. Yung FIBA, ano, 3-on. Yung mga, ano ba yun? Yung sina, ano, favorite ko, Riga. Oh, sina Dus. Champion, sina yung isa, yung magaling. Dusut. Rumins. Si Dusan Bulot. Yun, yung magaling. Serbia, oh. Kilala na ni Tonino oh. yung mga player dun. Oh. So, ano yan? Ano na? Nag-iisip ka pa. Not, you're not closing the door, pero napaisip ka, especially after this past 3x3 ng PBA. Oo. Ibig sabihin, sa 5-on-5, napaisip ako. Oo rin. Kasi marami rin, like, I'm sure okay lang naman sa kanya to. Si Coach Willie Wilson, i-encourage ako na ano magpa-draft, ganyan. Kasi yeah. he knows that it's every player's dream, which totoo yeah. naman. Dream ko rin naman maging PBA 5-on-5, di ba? Yeah. Kasi wala pa naman 3-on-3 nun. Pero, pwede naman daw ako bumalik ng 3-on-3, ganyan. Try it lang, na ano, nothing to lose, ganyan. Pero ako, ewan ko eh, parang hindi siya something na as exciting for me than to focus on this and grow with the sport. Yeah. Like yung in-advise mo nga sa akin. Parang napaka-exciting na may ginagrow ka. Parang kasama ng ka. Sarili mong career. Tsaka trailblazer ka, bro. Oo. You never tsaka, sige, go. Tsaka feel ko, di naman rin totoo yung nothing to lose. Kasi syempre, pag pumasok ka sa 5-on-5, yung oras mo rin yung mawawala eh. Yung opportunity to grow with the sport, like what you were saying with 3x3, yung oras na yun mawawala sa'yo kung mapunta ka pa ng 5x5. Tsaka wala ka rin namang kasiguraduhan na magkakaroon ka ng as much exposure as you have there sa 3x3 eh. Oh, wala mo, bumaba pa nga yung stock mo eh. Kasi syempre, pag bumalik ka sa ano. And also, time nga yun. Time to improve in that industry or that sport, time to improve there is lost because you tried elsewhere. Pero syempre, totoo nga naman, that's the dream of every player naman dito sa Pilipinas, lalo na nung time natin kasi wala nang 3x3. Pero sinabi ko nga, one day, you never know, there might be a kid someday na ang pangarap is, gusto ko parang yung kay Tonino, na dun ako sa 3x3. Hindi ako, syempre marami idols, sina Matthew Wright, Jason Castro, Terence Romeo, 5-on-5. Pero in years to come, pag lumaki yung 3x3, pwedeng, hindi, gusto ko parang si Tonino Gonzaga, doon ako sa 3x3. And also, a higher chance for you to represent the country, pare. And I know that's one of your goals. Is to Pilipinas jersey. Actually, bro. Ano pala, to para lang maintindihan nyo kung bakit gusto ko rin yung gameplay ng 3x3 compared sa 5-on-5. Ano kasi siya eh, siyempre, sariling diskarte. Alam na natin yun. One-on-one, mga maraming switch. Pwede mong i-express yung sarili mo with your game more. Pero, ano kasi, ikaw yung mag-dictate ng, ikaw yung mag-dictate ng anong gusto mo mangyari sa laro. Ikaw rin yung magbabasa ng kung ano yung kailangan mong gawin para manalo. Kung ano yung best way manalo. Tapos, kasama mo yung apat. Kasama mo yung tatlo. Apat lang kayo nag-uusap tungkol sa kung ano yung pwede natin gawin. Yeah. Tapos sobra sa sobrang fast pace niya, yung focus na kailangan meron ka before mag-start yung game, ibang klase. Kasi kung yung ano, pwedeng let the game come to you. Walang ganun. Ito parang, you have to... Kukunin mo, bro. You have to face the game head on eh. Oh, bro. First possession pa lang, last 2 minutes na yung ano. Oh. So yung excitement na yun, iba for me. Tapos gagawin mo yun 3 times in one day. Kailangan mo mag-focus para sa isang grupo. Tapos natalo nyo na. Next game, cool down, tapos warm up ulit. Ano yung kailangan gawin? Ang ano, for me, stimulating yun. Di, tsaka, stimulating. You gotta have, sa basketball, sa 5-on-5 na nga, the best, the great ones have a short-term memory.
Lalo na sa 3x3, pare. Shorter. Wala shorter talaga, term, pare. Makashoot ka man o magmintis ka man, wala kang time isipin. Mm. Diba? So, siya eh, good habit siya. Good habits. Kumbaga, good habits na pwedeng dalhin sa 5-on-5 yun eh. Yung mga short-term memory, yung mga huwag ka na magreklamo sa ref, or yung mga natamaan ka, okay lang. Kasama sa laro yun, di ba? Tama. So, yung mga magagandang ano yan eh. Kasi yung goal mo is nandyan na eh. Hindi siya yung parang pwede kang umupo muna, tapos relax. Tapos, babalik ka sa game, makukuha mo yung rhythm. Walang ganun. Kung sink or swim siya eh. So, exciting yun for me. Zags, enlighten naman our viewers and our listeners because I'm sure marami sa kanilang curious. Ano yung difference ng ensayo ng 3x3 sa 5-on-5? Siguro sa 5, sa 3-on-3, mas nakakapagod first of all kasi konti lang kayo. Tapos paulit-ulit yung reps, yung pila. Halos kakatapos mo lang pagbalik mo sa pila, ikaw na agad, di ba? Iba rin yung mga shots that you work on. So, you get your own rebound, tapos you run out sa three-point line. Wala namang ganun sa... Hindi mo gagawin yun sa 5-on-5, eh, di ba? Murahin ka ng coach mo pag ginawa. Ito talagang kukunin mo yung rebound, tatakbo ka sa labas, tapos mas mabilis eh. Yung mga seal, yung mga quick seal, kailangan mas mabilis yung pasa kasi it's more physical eh. Hindi siya yung pwedeng ilalab mo lang, tapos expect mo na kukunin niya. Kailangan diretso yung mga pasa. Mas physical siya. So, kailangan adjustments. Kailangan ng adjustments sa quickness ng decision making. Kailangan ng adjustments sa awareness, sa spacing. Yeah. So, ayun. Marami siyang differences. Hindi ko ma-enumerate lahat ngayon. Oo naman. De, pero meron akong question sa'yo na ano. From the outside, nakikita namin. Pero iba pa din if sasagutin to ng player na nandun talaga sa loob. How different is it na ang sinasabi ng tao pag magaling ka sa 5-on-5, mas madali yung 3x3? Kasi hindi ako naniniwala dun. May mga sobrang galing sa 3x3 na may struggle sa 5-on-5. At meron din namang magagaling sa 5-on-5 who may struggle sa 3x3. Because number one, walang roles sa 3x3. Am I correct? Kumbaga talagang dapat lahat kayo marunong dumepensa, marunong tumira, marunong sumut. Yun yung ideal sa 3-on-3. Kailangan medyo mas all-around player ka. Kasi may expose ka kung hindi eh. Kung may deficiencies ka, may expose ka. Oh, so... Sa compared sa 5-on-5, mas tulungan talaga siya in terms of covering people on defense, on offense as well, di ba? Affording a player who is inconsistent sa shooting on the floor for a long time, okay lang yun eh. Sa 3-on-3, hindi pwede masyado yung may deficiencies ka. So kung may advantage yung 3-on-3 player, matututo siya paano maging all-around player. As the longer you play sa 3-on-3, mas matututo ka maging all-around player. Tapos I think, yung dalawang 3-on-3 and 5-on-5, ibang-iba siya eh. Pero if you mix the two, if you, nari, may mga habits ka na maganda na napulot sa 3-on-3 na pwedeng dalhin sa 5-on-5. Vice versa rin sa 5-on-5. Yung patience sa laro. Sabi nila fast pace yung 3-on-3, di ba? Fast pace, ganyan. Tira agad, pag libre. Yung mga ibang teams, siguro lalo na yung Pure Foods, no? Natuto sila maaga kung paano, yung 12 seconds mahaba yan. So I think great yan sa 5-on-5 na time management na hindi pa natutunan ng lahat ng players sa 3-on-3. Pero yung 12 seconds, nakita ko kung paano nila laruin yung mga ibang naka-figure out agad. Kami kasi, mabilis kami maglaro eh. Tapos, pag may seal, sige, ano, pag may tira, tapos bumabawi lang kami sa depensa. Pero pagtagal, yung time management ng 5-on-5, kung 5-on-5 player ka na marunong tumingin sa shot clock, marunong slow down yung ano, kumuha ng good shot kahit 4 seconds left. Ayan, so parang ano sila eh, may certain things na pag i-mix mo, makakatulong as an overall player sa basketball in general na parang overarching yung mga theme, yung time management, yung mga ganun bagay. Napansin ko, if ikaw napansin mo din, ang umaangat sa 3x3, yung mga tweener, yung mga dual position, kayang exactly. Tatlo.
Which, by the way, pwedeng mag-struggle sa 5-on-5. Kasi sa 5-on-5, specialty players ang kailangan mo. Point guard, shooting yes. guard, small forward. Specific players. Oo. Dito sa 3x3, yung maliit na pwedeng tres, pero marunong pumoste, which sa 5-on-5, may hirapan pumoste ang maliit. Kasi madodouble, masikip. Parang sa 3x3, dun lumalabas eh. Kasi tweeners kayo. Ikaw, like ikaw, Tunins, you can slash from the outside, pero you can also post up. Pero sa 5-on-5, you gotta pick one. Hindi naman pwedeng, di ba? So, yun yung napansin ko. And I believe also if you're a great offensive player sa 5-on-5, kung offense ka lang talaga, tapos wala kang depensa, mahihirapan ka sa 3x3. Mahihirapan ka. Tsaka papahiyain ka sa 3x3, bro. Oh, exactly. Kasi puro one-on-one eh. Tama yung sinabi ni Zags na pag may deficiency ka talaga, ma-highlight yun sa 3x3. Oh, that's why people, it's not as easy. Like people, based on experience, people are telling me, ba't di ka mag-3x3? Magaling ka naman shumut. Oh, sige, magaling ako shumut. Pero di ka dumidepensa. pag nag-switch naman sa akin, biglang dedepensa ako si Eriobu o si Gonzaga or si Pasaol nung time na yon. Di ba? Parang wala ka na. So kahit magaling ka shumut, kailangan magaling ka pa rin dumidepensa. Kaya yung mga maliliit, medyo lugi talaga sa 3x3 kasi popostehan matik eh. Di ba? So, yun napansin ko. But, okay, wait. Technicality side tayo. You signed with Meralco for that leg. Tama? I'm sure madaming nag-reach out na ibang teams. Kasi, kailan matatapos yung contract mo sa Meralco? Natapos na siya noong December 31. So, tapos 31. Na. Okay. So, technically, hindi na tampering pag kinausap ka. Hindi na. Okay, hindi na. So, is there an... Ngayon na tumigil muna, is there a plan already for you na alam mo na kung saan ka lalaro or iniintay mo pa? Kasi tumigil eh, so may time. Siyempre, I see no reason why I will leave this good situation. Hello, good shit. Good situation. Hello, good situation. Naman. Good shit rin naman. Oh, good shit din naman. Okay. Hindi ko nakikita eh na kailangan ko umalis. Wala na akong gusto ko makasama yung mga teammates ko. Wala pa kami na po-prove. Totoo lang. 8th place finish kami sa Grand Finals eh. Kahit ano sabihin mo. Yun yung huling wala ka kasi noon. Hindi bro. Kasama na yun. Wala ka nun. Pero wala ka nung 8th place eh. Nung nandun ka, nag-champion kayo eh. No, lagi kayo second place before that eh. Oh, kung hindi champion eh. Still, meron pa rin kaming utang. Kasi we were treated the right way by our organization. And for me, kailangan ko pa ibalik yun. Kailangan pa namin ibalik yun. So, committed pa rin ako sa Meralco kahit anong mangyari. And pare, kumbaga, there are teams that are also great teams. But I don't think you can find anything better na eh. Nandiyan ka na rin eh. Kumbaga MVP na yan eh. Diba? At the end of the day, class na yung organization mo. And also, whether you admit it or not, Philippine team, mas, syempre, diba? Maybe politics yung sinasabi ko. Pero like, alam naman natin, Philippine team medyo, diba, nandiyan na din eh. Si Coach Ronnie nasa Meralco. Meralco. Diba? Which is the face of si PBA. Coach Ronnie ang program director. Oo eh. Ng 3x3 sa SBP. So as of now, Meralco, all the way ka na dyan. Is it on paper already o wala pa naman? May understanding na kami. Understanding na kayo. Okay. So anong max ang binigay sa'yo? 5-on-5 max? Baka 5-on-5 max ang binigay sa'yo, pare, para lang hindi ka umalis, ha? Well, ito, to be honest, ha, wala tayong figures. Wala akong figures na sasabihin. Oh, dapat lang. Kausapin kita eh. Kausapin kita noong... Alam ko yung figures, pero huwag mo sabihin dito. Hindi nga. Pero kausapin kita. Kasi, to be blunt, first time ako ever in my life nagkaroon ng leverage basketball-wise. I was always, so to speak, a beggar. Kumbaga, I want to be part of this team. I want to, please give me a chance. You can't be choosy. You can't be choosy. Yeah.
Pero ngayon, nagkaroon ako ng konting leverage. So I asked for advice from a lot of people. Kasi first time, di naman ako, parang before this, di naman ako nagkaroon ng ganyan eh. So sabi ko, sa'yo, na paano bang gagawin ko dito? Ito yung market value na sinasabi nila worth ako. Tapos, ito yung binibigay sa akin. Tapos, paano ko iaano yun? Diba? Paano ko iaano yun? I'm just parang, letting everyone know na di ako magugulat kung magre-resign ka na soon. Di ko, di sinasabi ko lang di ako magugulat. Di sinasabing magre-resign ka soon. Ha? Pero like... Hindi. Actually, ito ha. Para i-address ko na yun ha. Kasi kanina ni... Baka nakikinig ka yung partner mo. Hindi ko na gagawin. Ako pare. Hindi yung work ko na yun. Nakikita ko rin siya as something na pwede kong magustuhan as much as basketball. Kasi hindi naman siya ano eh. Pero as of now, hindi pa rin pantay yung basketball sa work ko na yun. Di ba? Yung oras pero, na binibigay mo. Yung oras na binibigay ko. Pero yung interest and yung kagustuhan ko ng work na yun, gusto ko rin mag-grow doon in the future. Passion so, kunyari, na rin yun. Mag-coach ako, mag-ganyan ako. Parang kung after basketball, hindi coaching yung iniisip ko. Yun, mas yun. So kaya hindi ko siya bibitawan talaga yung work ko na yun. Definitely. Eh, buti lang, hindi niya rin ako binibitawan. Pero definitely. Wait, para lang alam ng viewers and listeners, ano ba yung work na yun, Zags? Something to do with finance, diba? Ano ako eh, stockbroker ako sa Call Financial. Ayun, tama. Pero sinasabi ko lang, one of the ano, highest paid. To clear it up lang. Kasi kanina parang... Parang ayaw mo. Ayaw mo na gawin to. Hindi. I understand that you found passion outside of basketball, especially when you retired. But of course, yung passion mo for basketball, it will always be your first passion. Pero yes. Naintindihan naman namin as, of course, the Hoop fans, hindi lang naman basketball player yung mga yan. Tapos wala na silang ibang gusto sa buhay. Meron ding ibang passion. Sa basketball is not forever naman. Oo naman. Alam ni Zags yun. Pero sinasabi ko lang, doon sa kontrata niya ngayon, na potentially ipipirma niya in the next few weeks. Talagang dinidiin mo, Mike, sa buhay na siya. Tsaka single. Maliwanag ang buhay. Tsaka single yan. Kumbaga, wala siyang... Ito, kinakabahan. Inaalagaan. Single pace. Yun na nga eh. Actually, tinanong ko si Diego kagabi. Sabi ko, Jags, di ba close kayo ni Zags? Anong mga pwede magandang tanungin kay Zags? Sabi niya, love life daw. Oh, sige. Love life nga. May love life ka ba ngayon? Kasi, hindi. Ang sinasabi ko lang, yung sa contract na pinag-usapan natin na binanggit mo sa akin, yung figures na yon, considering na single ka, bro, ano ka na? Bachelor, ano ka na nun, pare? Talaga, enjoy ka muna. So, may love life ka ba? May liwanag ang buhay. Tsaka bro, ang alam ko, soldier of love to si Tonino Gonzaga, mga kaibigan. Wow! Soldier of love to, bro. May love life ka ba ngayon? Honestly, like, meron ka ba ngayong love ako, life? Ako, kung meron. Kung anong kung meron? Tinatanong ko kung meron ka ngayon. Anong kung meron? Di ko masabi. Pero Brad, baka upakan ka niyan, ha? Baka manood yan ngayon, ha? Sinasabi ko lang. Di ko masabi, to be honest. Pero hindi zero. Ang masasabi ko lang din, yung hindi niya zero, potentially pwede siya upakan. So, ingat-ingat ka lang, ano ha, Toninsa, ingat ka lang, bro. Zags, ha? Medyo yung karir mo, napakaganda ngayon eh. Pag inupakan ka niyan, mahirapan na siya. Okay, anyway. Pero sinasabi ko lang, the money in 3x3 is legit. I mean, now pa lang yan, ha? Can you imagine if it gets bigger and bigger and bigger? Of course, the sponsors will come in, the more chances of like investors coming in. So, I can already, kumbaga, dun sa napag-usapan natin, Jack, naiintindihan ko if why you would want to stay. Because, number one, sikat ka dyan. Number two, masaya ka dyan. And number three, buhay ka dyan. And I think dun sa tatlong yun lang naman ang hinahanap mo talaga, eh, di ba? In a career. It doesn't have to be 5-on-5. It doesn't mean you're less of a player kasi superstar ka sa 3x3, hindi sa 5-on-5. Bakit? Yung superstar ba sa 5-on-5?
agad-agad magiging superstar sa 3x3? Hindi din naman. Diba? So, I can understand kung bakit chill ka na dyan. Before we wrap up siguro, Mike, may one of the last questions for Zags. So, yung 3x3 ngayon, ano yung tingin mong kulang pa na nangyayari ngayon na pwedeng idagdag para ikaganda ng 3x3 moving forward dito sa Pilipinas? Well, wala na ako nakikita per se na hindi nakalatag na. Kumbaga, it's just a matter of just trying to execute and adjusting na lang moving forward. Pero yung plano for 3x3 sa nakikita ko, ano na eh, okay na eh. Okay na siya eh. Siguro, ano na lang, yung pandemic na lang, di ba? Pag matapos to, kung paano nila isi-set up para maging worthwhile event siya na panoorin, masaya siya puntahan. Di ba? Kasi nakikita ko yung mga FIBA 3x3 sa Europe and sa mga Middle Eastern countries, ang ganda ng setup nila eh, medyo outdoor, tapos may crowd, tapos ano. Hindi ko lang alam kung anong plano nila with regards to venue, pero gusto ko makita yung mangyayari pag ano, nag-normalize na yung situation. Oh, that's something na I've yet to see. Oh, kasi nung una mong 3x3 bubble sa Laguna. Laguna ba 'yon? Oh, tama, NU Laguna. Inspire. Oh, tapos yung pangalawa mong 3x3 itong huli, ano rin, closed circuit, di ba? Closed circuit sa Inares. Tapos nag-Araneta for a while, pero closed circuit din. Ano ka ba, bro? Looking at the 3x3, ano nga ba yung tanong ko? Nawala tuloy yung tanong ko. Hindi, ito na. Ito pala yung tanong ko. Medyo ano, napapagod na ako. Pero ito yung tanong ko, bro. Straight up, who were the three toughest matchups for you in the PBA 3x3? Three toughest matchups. Si ano, Pau Havilona. Talaga? For me. Oo. Kasi talino eh, no? Talino. Tsaka ano, ano siya, sobrang fighter siya. Fighter siya. Very focused. Oh, fighter. Bulldog talaga, no? Oo, oh, tsaka ano, galing mag-flop. Oh, flopper yun. Galing flopper mag-flop. Yan, bro. Napakayabang pa. Kumbaga, hindi flopper na parang flopper yan eh. Parang respect kasi alam niya kung kailan. Alam niya kailan. Alam niya kailan. Si Daddy. Oh, si Daddy Paolo. Daddy Paolo. Shout out to Daddy Paolo. Sino pa? Tapos, si, syempre si Jeremiah. Jeremiah Gray. Nung, nalungkot nga ako nung ano eh. Kasi, 1-1 na kami. Oo, oh, hindi natuloy eh, no? Leg 1, panalo sila. Leg 2, panalo kami tapos na-injure siya. Pero I sent messages to him na ano, sana maka-recover niya sa ACL injury niya. Tapos mukhang okay naman siya. Hopeful siya sa mga post niya. So, so ayun, si Jeremiah. Tapos siguro yung isa pa, si ano, Tumalip. Magaling yung Tumalip, Terra, bro. Terra Firma. Parang Jeff Chan eh. Nung simula, malupalop nang galing yun. Pare, sa ano yun? Sandali lang, TIP yun. Kay Coach Putit yun. Ah, kay Coach Putit. Okay, okay. Magaling yung Tumalip. Nagpakilala yung Tumalip sa ano, bro. Parang Jeff Chan. Parang ganun yung sa kanya. Okay, so if you can make, if you were responsible for making a lineup to send to the Olympics right now, sino yung apat mo? You can consider yourself, ah. And if you don't consider yourself, titigil ko tong show na to. Titigil ko tong episode na to. Kung hindi mo lagay sarili mo dun sa lineup to, wala na. Bigla na lang. Ito yung mga... Bigla na lang magbo-blackout yung episode na to, pare. Stop recording ko na. Wala na. Kita-kita na tayo bukas. Ito yung mga kinakabahan ako eh. Hindi yung talaga eh. Yung sa sahod. Hindi. Kailangan. Kay, hindi ako papayag na hindi mo isasama yung sarili mo. Hindi ako papayag. Sabi mo, you can consider yourself. Tapos dapat now, you have to consider yourself. Hindi, you have to consider yourself. Pag hindi mo sinama yung sarili mo, tigilan natin ito, Zags. Ayoko na. Hindi, ano, sige. Ganito lang para hindi masama yung dating sa mga competitors ko who are well-deserving, di ba? Sige, sige. Todo disclaimer mo, go. Disclaimer mo na lahat. Yun yung hangarin ko. So, kaya ako lang sabihin yung sarili ko. Kasi ano pa bang point kung hindi ko hangarin yun? Galing. Tama. Kanya-kanya lang. I'm sure naman kung sila yung tatanong natin, sasama din nila sarili nila. That's part of being a competitor. Sama mo sarili. O sige, so, sino yung tatlong teammate mo na papadala mo ngayon, kunyari,
sa FIBA or something na kayo yung magko-compete? Sige, for the sake of the show, yung tatlong gusto kong grabe, mag-disclaimer talaga. Kailangan. Yung tatlong gusto kong makasama, wala na ako ibang gusto mo kasama. Meralco. Meralco team is ko. Hindi nga. Hindi. Tanggalin mo muna. Hoy, alam mo si, yung kinatanong si, mo. Wait lang. Kinatanong mo. O sige. O kung sige, nakikinig man si Joseph Sedoripa, si Batino, tsaka si Maikes, relax lang kayo. Naintindihan nyo naman yung tanong ko eh. Pero kung sino nga yung papadala mo ngayon sa... Bawal yung Meralco boys. Bawal yung Meralco boys. Bawal yung Meralco boys. Yan. O sige, second choice mo, bro. Second team, ganun. Second pero team. Ma-injure sila lahat bago pumunta sa Olympics. Sino yung mga papalit mo? Kunyari, mamatay yung kuko. Mamatay yung kuko, ganun. Si ano, Eriobu. Eriobu, okay. Definitely. Pwede yung injured. Pwede oh yung, sige, ano. Basta yung top 3 mo. Si Eriobu, si Jeremiah. Okay. Top 3. Isa na lang, no? Isa na lang. Tsaka pare-preho kayo nun, ha? Pare-preho kayo wingman nun. Okay, ano, mahirap. Sige. Sorry. Eriobu, si Brandon Rosser na lang. Brandon yeah, Rosser. No, solid yun. Tapos, Jeremiah Gray. Tapos, wala, gusto ko si Pau eh. Si Pau talaga. So, meron kayong isang gwardya na talagang gwardya. And then, you have two guys na tweener, which is you, which are you and Gray, and then may big man guy in Rosser. Okay, yun ang gusto kong mga sagot. Oh, alam mo na. Oy, Joseph Sedoripa, hindi ka pinili ni ano, hindi ka pinili nito. Ayan. Joseph. ito lang yung ikiklip mo. Ito lang yung Joseph, dito, okay na ako ba? Joseph, ha? Narinig niyo yung sinabi ni Joseph. Okay, so yun. I just wanted to know your thoughts about... We just wanted to know your thoughts about the 3x3. And also, brother, from a fan and also a friend, pare, sobrang proud ako sa iyo na sa ginagawa mo ngayon sa 3x3. Huwag ka na aalis dyan, ha? Thank you, sayang brother. Naman yung ano. Tsaka buhay na buhay ka ngayon, bro. Basta huwag ka muna mag-girlfriend para talagang enjoy mo muna. Tama yan, bro. Huwag mo muna mag-girlfriend. Tama yan. Alam ko yan. Huwag mo muna siyang sagutin. Nako! Siya pa. Sino ka mo? Grabe. Ganun ginakasikat ngayon, Zags. Ikaw na yung nililigawan. Bro. Hindi, may nilalandian ngayon eh. Pero hindi natin ininame drop. Tsaka hindi ko gagawing clip to. So kailangan niyang panoorin yung buong episode para umabot siya dito. Para yeah. Oh, sakto dulo na to eh. Hindi natin i-clip. Basta ang sinasabi ko lang, relax ka lang, baka upakan ka nun eh. Gago. Pinapawisan na yan, pare. Tagay siya. Hindi naman naabot dito yun eh. Hindi siya aabot dito sa point na to. Ano na tayo? 1 hour, 3 minutes. Yung mga umaabot sa point na to, yung mga di talagang na, loyal. Yung di mga... Na tayo, di na, wala na tayong iisipin nun pag umabot oh, sa... Pag umabot sa... Pakinggan nyo. Brad, kung... Kahit yung... Brad. Medyo binibigay ko na yung sarili ko dito, pero... Ang sinasabi ko lang... Umabot siya dyan, ibig sabihin. Pag umabot siya sa 1 hour, 3 minute mark ng episode ni Tonino Gonzaga, sigurado tayong trip ka niya. Oh. Diba, bro? Sasayangin ko ba yung 1 hour ko na isang buong araw para mapanood si Tonino Gonzaga? Hindi, di ba? Dalawa lang yan. Either ikaw ang trip niya o si Javi. Putang ina. Dinamay mo pa ako dito. Nananahimik na nga ako dito. Nakikitawa na lang ako eh. Putik tawa. Okay lang. Respect ako kay Javi. Oo, pare. Magbibigay ako ng isang clue. Okay lang magbigay ako ng isang clue. Para dun sa mga talagang loyal na nanood hanggang ngayon. Para kay Tonino. Sa loyal kay Tonino tsaka sa Shoot First na hanggang ngayon. Ito lang ang masasabi ko. Naglalakad sa ere yung tatay. Oh. Kinala ko pa naman yan. Walang aabot dito kung hindi mga loyal. Walang mag-clip nito. Kung lalaro, posibleng meron. Hindi, popost nyo lang sa community. Ay, by the way, Tonino. Sali ka sa community ng Shoot First sa Facebook, pare.
Sakto pare, may mga may yung pag-giveaway pa naman natin, tanong about the episode. So oo, dapat yun siguro ganit, natin. Yun yung tanong natin. Oo, hindi. Ano, sali ka sa community tapos doon kasi sobrang daming tao na naghumahanga sa iyo. Sa mga questions doon, pag may oras ka, sagutin mo yung mga questions nila, 'di ba? Dahil fans mo doon, bro. 'Di ba? Sagutin ko lahat 'yan. Oh, 'di ba? Ang ganda ng segue ko, 'di ba? Para tapos na. Oh, change topic na tayo. Tapos na. Oh, okay na, pero tapos grabe 'yun. I-extra na natin 'to, kay doon. Patay tayo diyan. Brad, pag umabot siya doon, bro, maniwala ka siya. Baka may scout siya. Oh, di. Mo nga, tapos tingnan mo kung anong bro, ano. Pag pag umabot siya sa 1 hour 3 minute mark, ako na nagsasabi, bro, malaki chance mo. Pag umabot pa siya ng 1 hour, hindi. Ano pa yung tatay? Grabe. Yun pa naman yung pinaka-obvious. Yun kasi yung duduktong natin sa basketball. This is the Hoopers podcast. Medyo... But sinabi, ang sinabi ko lang, crush ni Tonino. Yun lang ang sinasabi ko. Oh, wala naman ako sinasabi, ano, di ba? Crush mo. No, di ba? Agree tayo dyan. Agree tayo dyan. So agree tayong crush mo. Yun lang. Hanggang dun lang. Oh, hanggang dun lang. Hanggang dun lang muna tayo. Focus pa tayo. Focus ka pa sa 3x3 career mo, di ba? Oo oh, naman. Oh. Oh. May iba rin naman siyang career na pinag-focus. Oh, may focus. Oh, ay, nag-ahabol pa nga ako ngayon. Oh, ang sinasabi. Yan si Tonino Gonzaga, mga kaibigan. Batak. Lalaking lalaki. Guys, ito puta, mapapahamak tayo natin. Guys, pag nakilala nyo si Tonino, lalaking lalaki yan. Kumbaga alpha male yan. Patak. Tangina na. Kaya niyang dalhin sarili niya. Pero pag sa babae, malambot. Yan. Sensitive. Yeah, soldier. Takes one to know one, no, Mike? Takes one to know one. Yan ang mga soldier of love, pare. Talo ko dyan. Talo bro, itong mga tattoo ko, nawawala to pag nagalit si CK. So, ganun tayong mga, ano, mga, di ba? Kunyari lang bad boy, pero pag na-in love, patay. But soft. Tama si Tonino Gonzaga, siya naghahabol ngayon. Yan ang soldier, Brad. Di ba? Ay, naghahabol sa work. Ah, sa work. Sorry, sorry, sorry. Ah, okay, okay. Sorry. Binaligtad mo eh. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Mabuti ng kinlaro mo. Para sa mga umabot sa point na to, I'm sure nag-enjoy kayo sa episode na to. More so now than yung umpisa na. Diba? Para sa mga loyal viewers and listeners ng podcast namin, benefit sa inyo kung umaabot kayo sa mga ganitong point ng kwentuhan. Diba? So ngayon, bro. Ito na yung gagawan portion. What keeps you busy during the day? What keeps you busy other than working out? Ilang beses ka ba mag-workout sa isang araw? Lima? Mga dalawa. Dalawa. Oh. Isang skills, isang ano, weights. Ah, okay. Oh, skills. Team. Oh. So kung may team na ulit, kunyari, wala pa ngayon eh, pero kung may team na ulit, tatlo na. Weight, skills, team. Yung team, may skills na doon. Sa bagay, 3-on-3 kasi ito eh. Pero ano, sa totoo lang kasi, before, na-injure ako, di ba? Before nito, todo lang ako sa lahat ng ginagawa ko everyday. Parang kailangan todo. Pero ngayon, may idea na ako ng kung paano yung workload dapat talaga. Kailangan lang consistent tapos i-build ko lang talaga na i-build. Hindi siya yung pwedeng todo lagi. Kasi na-injure nga ako, di ba, nung leg 5. So hindi pwede yun. Basta i-build ko lang na i-build yung mga kailangan. Ano. Tsaka mas focus na yung effort ko sa, since may experience na rin ako sa ano eh, sa last conference. Diba? So basketball, your work, tapos love life. Yun yung ano mo ngayon. Yun ang pero level mo ngayon. Bro, may question ako. Kahit kay Javi, legit to. Paano ang ligaw ngayon, bro, pandemic? Hindi naman kasi kami naliligaw ngayon eh, kaya di rin like, naman applicable. Paano ka mambababae ngayon? Paano ka manchichicks ngayon? Eh, ako kasi nakakalabas pa rin ako. Huwag naman mambababae, masama pakinggan eh. Pero paano man landi ngayon? Sabi ngayon? Paano man landi ngayon eh? Diba? Wala. Sabi o yun. Hindi, kayong dalawa. Lumalabas. Kayong dalawa nga tinatanong ko eh. Kunyari pag lumalabas. Ikaw. So ikaw, Javi? Hindi. Like marami, game, wala. Marami naman kasi akong... Wala talaga. Oh. So ano ka lang? Slide ka lang sa DM, ganun. Oo, ganun wala. Ikaw din, friendly Tonino, naman, ganun lang. Friendly naman ako eh. Oo. Kailan ba yung huling girlfriend mo? Kailan ba yung huling girlfriend? Kailan yung huling girlfriend mo? Kailan yung huling relationship mo? Noong
Last year pa. Last year. Like, a year ago, mga ganun. One year na lumilipas. One year na lumilipas. So, ready ka na ulit magmahal? Oo. Oh. Ipaglalaban. No comment. Inihintay na lang nito ni inihintay na lang nito ni Tony extra ko tong episode na to. So into martial arts ka ngayon, Tonino. ano? Inaaral mo din wala. Inaaral mo din ba yung kunyari lang may nililigawan kang babae. Walang walang babae like in general may nililigawan. Do you put effort into understanding and learning yung industry niya? Do you think important yun sa relationship? Oo naman. Yun lang. Mga kaibigan, ang pinapanood nga pala ngayon ni Tonino sa Netflix, Cobra Kai. Hindi ko nga pinapanood eh. Akala ko Cobra Kai. Akala ko Cobra Kai. Hindi daw Cobra Kai, pare, Karate Kid daw. Karate Kid. Hindi, Cobra Kai. Hindi, kung gusto mo lang matutunan yung... New episodes yung Cobra Kai. Para matutunan mo yung industry. Hindi, gago to. Ang tagal na to. Ang dami na to. Okay, tama na po. Tingilan natin. Hindi, pero Tonino, jokes aside, pare, we're very proud of you. And hopefully we'll have you back on the show. It's always fun to talk. Basketball video. And also to just talk to you kasi alam mo naman na masaya kang kakwentuhan. Hindi ko i-clip, bro, yung mga umabot dito. Ano? Sige. Okay yan sa akin. Basta guys, hindi porket brusko sa court, brusko din sa labas. Diba? Minsan soldier of love sa labas. Minsan nga yung mas brusko pa sa loob ng court, yun pa yung mas grabe magmahal eh. Eh paano? Eh mari may kilala rin ako na feeling brusko lang, malambot naman talaga sa court. Oh. Malambot rin sa labas. Oh, yung guest natin sa Thursday. Si Darwish Bideri po ang magiging guest natin sa Thursday. Ay hindi, Friday siya, bro. Friday. Ayun. So yun. Pero Tonino, meron kang final masasabi sa mga sumusubaybay sa PBA 3x3? Tsaka sumusubaybay sa iyo, syempre. Sige. Sa mga fans ng PBA 3x3, salamat lang sa suporta. Nafe-feel namin yung presence nyo, di ba? Sa mga, kahit pa konti-konti lang sa mga comments. Sana pagpatuloy nyo yung pagpamanonood ng PBA 3x3. Tapos, ibibigay namin yung best namin para to give you a quality product, di ba? For entertainment. Tapos, Grow with us. Yeah. Sa sport na to. Tingin ko malaki yung future ng PBA 3x3. Tsaka sa mga ibang sumusubaybay sa Shoot First podcast, yeah. Ako sobrang grateful ako na totoo, ako everything we talked about aside, sobrang grateful ako na nandito ako. Kasi sinuportahan ko talaga si Mikey mula sa simula. Kasi alam ko, may talent talaga siya eh. Tapos ngayon si Javi, nakita ko maganda yung mix yung dalawa. Kasi nakakatawa rin si Javi lalo na yung mga first few episodes eh. So may sariling vibe si Javi na na-appreciate rin na kung bakit kayo yung nagsama sa Shoot First. Sobrang proud rin ako sa'yo, Mikey. Sobrang proud. Papasalamat ako sa'yo, brother, sa support. Alam mo naman, I'll always be behind you also sa success mo. Sa Pero mas maganda yung mix ninyo, if ever. Ha? Ang ina mo. Galing ako, Mikey. Salamat. Ang ganda kasi nung ano mo eh. Nung labas mo ng narap mo. Pero, we hope for the best for you sa career mo. We hope for the best sa partner mo na sinasalo ka muna sa trabaho ninyo. And also, ay, ka na kay isang partner. Ay, hindi pa naman kasi niya partner eh. Ay, Pero sorry. Working on it naman. Working on it. Diba? It's a work in progress. Oo. Mahal na mahal kita, Zags. Alam mo yan. Hindi. Pero guys, sa nasa community ngayon, I will invite Tonino because I'm sure all of you, every time may pumapasok ng basketball personality coach or player sa community, we open up a thread for the fans to just ask away.
And we appreciate dun sa players and also sa coaches na talaga sagot na sagot and giving themselves a chance or giving the fans a chance to engage with them. And for sure, pare, masasama ka namin dun. Alright, so thank you very much for your time, brother. Thank you, brothers. Thank you, Mike, Sammy. Thank you, Zags. Papasalamat ulit kami sa ano yung sponsor natin? Fort and Taylor, thank you so much for sponsoring today's episode. Fort and Taylor. So Zags, kung may kailangan ka na suit or whatever, doon lang tayo sa ano, sa sponsor natin. Okay? Pero matagal pa naman yan. Hopefully, hindi ka na mag-ano. So, right now lang, brother, bago tayo mag-iwanan na, wala pang final decision sa draft. Wala pang final. Let's leave it at that. All but final. Okay, let's leave it at that. The name is Mikey Reyes. This has been Happy Palanya. Take care of yourself. Take care of each other. Peace and love. And we'll see y'all tomorrow. Thank you, Tanitza. Thank you.